Muling sinilip sa pagdinig ng Komite ng Senado ang partisipasyon ng State Grid of China sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Tingin kasi ng ilang senador, tila pinapaboran ang dayuhang korporasyon. May ulat si Daniel Manalasta. Napag-initan na naman ang mga senador sa pagdinig ng Senate Committee on Energy ang National Grid Corporation of the Philippines. Isa sa pinuntirya sa pagdinig ay ang estilo nila sa pagsasagawa ng board meeting. Tingin ng ilang senador, mayroong napapaboran sa mismong board ng NGCP. You are giving special consideration, pabor na pabor, sa State Grid of China. Kailangan nga po talaga present at least yung taga SGHK. Okay? So ibig sabihin, kahit na kompleto lahat ng mga members ng board, nandoon na, punong-puno na kayo, halos wala nang magkasya sa loob ng room, I'm just exaggerating, pero kung hindi po kompleto yung representative ng State Grid of China, hindi matutuloy po yung board meeting. So ibig sabihin, kontrolado po talaga ng China ang pamamalakad dito na pumakita lamang ng NGCP. That's not true, Mr. Chairman. Under the bylaws, Mr. Chairman, the quorum is 51%. And any business that will be approved or conducted or approved or passed by the board will be 51% also of that quorum. In all of the meetings, in all of the board meetings of the board, all of the members are present. So there was no occasion where one was absent. Itinanggi naman ng NGCP na pinapaboran nila ang China. Pero nanggigil ang mga senador na may mabanggit ang NGCP hinggil sa isang Supreme Court ruling. Even the Supreme Court has recognized that. That's a legitimate minority. Yes, for ordinary corporations. No, Mr. Chairman. Can you show us the ruling? No, give us the GR number. Pwede ba pag-research? Yung una maka-research, may premyo sa akin. Bigyan ako ng premyo. Hindi, isang kabang cornic. Ayon naman kay Senator Grace Poe, maaaring pag-aralan kung tataasan ang 3% franchise tax ng NGCP. Ang laki ng makukuha natin kung taasan natin yung franchise tax at yung corporate income tax ng NGCP. Baka mapilitan sila na gandahan ang serbisyo nila. Nagkainitan din sa pagdinig sina Davao del Norte Governor Edwin Hubahib at isang opisyal ng National Electrification Administration o NEA, hinggil naman sa kooperatibang Nordeco o Northern Davao Electric Cooperative. May inilabas kasing alegasyon si Governor Hubahib. Noon pa itong problema namin sa brownout, sobrang taas ng singil ng kuryente, ang dami ng damage ng mga appliances, nagwilga ng mga negosyante, hindi pa rin ninyo marinig. Ano ba kayo, bingi? Ito yung tanong ko sa NEA, bakit panay kayo dipinsa dito? Tanong ko, nakikinabang ba kayo dito sa kooperatiba na to? Peak kooperative ito, hindi ito kooperative ng bayan. Kaya ko tumingin sa mata sa mata na sa akin wala hong involved na pera sa pagtatanggol dahil tinutulungan na ho namin makaahon ito. Unti-unti lang ho dahil alam naman ninyo, Governor, na nagmula noong nagkaroon ng dalawang faksyon dyan sa Nordeco na nangungulekta, hanggang ngayon ho hindi pa nagkakameron ng normal si Dian. Suspendido lang ang pagdinig pero inaasahan pang marami pang bubusisiin ng mga senador sa mga susunod. Daniel Manalastas para sa Bayan.